At sa langit ng Panginoon ay ang pagkatapos ng 40 araw, 40 days niyang pamamalagi, pagkatapos niyang mabuhay muli. So yung 40 days po pagbibilangin natin mula Easter Sunday ay pumapatak talaga ng Webes, yung nakaraang Webes. Yun po yung original, yung tunay na pagdiriwang. Pagbibilangin natin yung araw, pumapatak yung 40 days ng Webes. Pero dahil ang gusto ng simbahan ay mabigyan tayo ng pagkakataon na maipagdiwang ang dakilang kapistahan sa araw ng Linggo, kaya po tina-transfer ng Linggo ang Ascension. Kaya ngayong Linggo natin pinagdiriwang, dahil kapag Linggo ay talaga namang mas marami ang nagsisimba at nalalaman, natututunan kung ano talang ibig sabihin ng pag-akyat sa langit. At ano nga ba yung pag-akyat sa langit ng Panginoon? Tinanong ako ng isa kong kasama. Sabi niya, Father, bakit kailangan pang umakyat ng Panginoon sa langit? Bakit hindi na lang siya nanatili dito sa lupa? Naitatanong niyo rin po ba yan? Mas maganda siguro kung kasama natin si Jesus dito sa lupa. Pero bakit kailangan niyang umakyat? Mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, mas makabubuti kung ako'y aakyat sa Ama. Dahil kapag ako'y umakyat sa Ama, ipapadala ko ang Espiritu Santo. At anong gagawin ng Espiritu Santo? Ang Espiritu Santo ang gagabay sa atin para patuloy nating madama, patuloy nating makita, patuloy nating makasama ang Diyos sa piling natin. At sa paanong paraan? Dito sa ating Ebanghelyo, binibigyan tayo ng idea kung anong ibig sabihin ng Kanyang presensya. Nung sinabi ng Panginoon, ako'y kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Konkreto, mga kapatid. Dahil kung nandito lang ang Panginoon physical, maring nakatutok lamang tayo sa Kanya bilang parang isang sine na nanonood tayo. Nakita niyo pagkakaiba, mga kapatid? Kapag ang presensya ng isang tao o ng Diyos ay pinapanood lamang, tayong lahat ay manonood lamang, tagapanood, mga miron. Pero ang sabi ng Panginoon, kapag ako'y umakyat sa langit, hindi lang ipaghahanda ko kayo ng inyong pupuntahan, ipapadala ko pa ang Espiritu Santo para kayo'y gabayan. Anong ibig sabihin? Para sa ating payak na pamumuhay, maipakita natin ang presensya ng Diyos. So hindi lamang tayo manonood, kundi isa sa buhay natin. Sa ating buhay araw-araw, maipapakita natin na tunay na buhay, tunay na kapiling natin ang Panginoon. Kaya tingnan niyo po sa ating Ebanghelyo. Ito raw ang mga signs na makikita kung saan ang presensya ng Diyos ay buhay. Magpapalayas sila ng demonyo, magpapalayas tayo ng mga demonyo. Magsasalita tayo ng mga bagong wika. Mahahawakan natin ang mga makamandag na ahas, pero hindi tayo mamamatay. Magpapagaling tayo ng mga may sakit. Tingnan niyo, mga kapatid, yung mga kababalaghan, yung mga ginawa ng Panginoon habang siya'y nasa lupa, binigyan niya tayo ng kapangyarihan na gawin din. Kaya yung kwento sa libro ng mga gawa, Acts of the Apostles, kung paanong nagpagaling ng may sakit ang Panginoon, ang kanyang mga apostoles, ang kanyang mga alagad, gagawin din ito. So hindi na lamang sila tagapakinig sa Panginoon. Sila ngayon ang tagapagpahayag ng mabuting balita sa pamamagitan ng kapangyarihang taglay nila, bigay ng Espiritu Santo. E ganun din sa atin, mga kapatid. Hindi lamang tayo tagapanood. Ang pag-akyat ng Panginoon sa langit ay nagpapatunay
na walang dichotomy, walang hindi po hiwalay ang langit at lupa. Ang tunay na pinanggalingan talaga natin ay ang langit. Kaya ipaghahanda ng Panginoon ang ating pupuntahan, pero dito pa lang sa lupa, dito pa lang sa lupa, kapag ipinapakita na natin, kapag sinusunod natin ang kalooban ng Diyos, lupa pa man, langit na. Lupa pa man, langit na. Kaya mga kapatid, ito yung laging hamon sa ating simpleng pamumuhay. Bakit? Kasi madalas, kapag tinatanong natin ang ating mga sarili, halimbawa, tatanungin ko kayo ngayon, ano ba sa atin ang larawan ng isang banal na pamilya? Ang banal na pamilya, madalas, nai-imagine natin sa isang pamilyang sama-samang nagsisimba. Tama. Sama-samang nagsisimba, banal na pamilya. Pero minsan, nagkakamali tayo kapag tinuloy-tuloy natin yung ganung conclusion na ang banal, ang kabanalan ay matatagpuan lamang sa loob ng simbahan. Di ba nakita nyo mga kapatid? Di ba natin nakikita ang kabanalan sa nanay na nagluluto sa kusina? Hindi ba natin nakikita ang kabanalan sa tatay na naghahatid sa school ng kanyang mga anak? Minsan, di natin nakikita yung kabanalan sa ating pamamahay, kaya pinipilit nating umalis sa bahay para magsimba, halimbawa, para pumunta sa parokya. Pero ang tunay na kahulugan ng pag-akyat sa langit ay pagpapakita sa atin, pagpapakilala na sa bawat galaw natin, langit, kapag sinusunod natin ang kalooban ng Diyos. Kaya meron tayong maling pananaw kapag hinihiwalay natin ang ating pamumuhay sa loob ng bahay at pamumuhay sa simbahan. Lagi ko pong sinasabi, kung hindi natin nakikita ang Diyos sa sarili nating pamamahay, kahit oras-oras kayo pumunta ng simbahan, baka hindi nyo matagpuan ang Diyos. Ibig sabihin mga kapatid, bakit tayo nagsisimba pag Linggo? Nagsisimba tayo dahil una na nating nakita ang Diyos mula Lunes hanggang Sabado. Kaya pumupunta tayo ng Linggo para mag-alay ng pasasalamat sa Panginoon. Lord, salamat dahil mula Lunes hanggang Sabado, kasama na kayo namin. Kaya kami nagpapasalamat, inaalay namin lahat ng pasasalamat dahil yung pasasalamat na ito ang magbibigay na naman ng lakas sa amin para kinabukasan patuloy naming matunghayan ang inyong presensya. Kapag meron tayong pagkakahiwalay mga kapatid sa buhay simbahan o sa loob ng simbahan at labas, mafufrustrate po tayo. Minsan may mga, halimbawa nasa loob ng simbahan, kapag may nakarinig na nagchichismisan sa loob, anong sinasabi natin? Huwag nga kayo magchismisan? Nasa loob pa man din kayo ng simbahan? Ang tanong, pag nasa labas na, pwede na? Di ba ganun yung mali? Akala natin, sa loob lamang ng simbahan, bawal magchismisan. Sa labas, pwede na. Mali mga kapatid. Ibig sabihin, kahit saan tayo, ang hamon ng Diyos ay sumunod sa kanyang utos para kahit saan, pintuan ng langit ang nakikita natin. O kaya naman may mga magsasabi sa mga bata na naghaharutan, naliba sasabihin, kababata nyo, ang landi-landi nyo na. Tanong, pag matanda na, pwede nang lumandi. Di ba may maling pananaw sa atin? Hati, hinihiwalay. Kaya ang dakilang kapistahan ng pag-akyat ng Panginoon sa langit ay magpapaalala dapat sa atin na dito pa lang sa lupa, isinasabuhay na natin ang langit kung sinusunod natin ang kalooban ng Panginoon. Kaya magpasalamat tayo. Kanina sinabi ko, ang mga nanay na ipinagdiriwang natin
iginagalang natin sa araw na ito. Bagaman sila ang unang nagluwal sa atin dito sa lupa, sila ang nagbigay ng buhay sa atin, nagpakita ng liwanag. Sila din ang unang nagpakilala sa atin sa Diyos na siyang tunay nating pinanggalingan. Kasi pasalamatan natin ang Panginoon. Ako po'y, lagi ko po ito sinasabi, kung meron tayong larawan ng pagmamahal ng Diyos na pinakamalapit dito sa lupa, yan ang pag-ibig ng isang nanay. Dahil ang pag-ibig ng isang nanay ay tunay na sumasalamin sa tinatawag nating unconditional love ng Panginoon. Minamahal ng nanay ang kanyang mga anak kahit na alam niya na hindi naman kayang suklian, minsan hindi pa sinusuklian ng kanilang mga anak ang pagmamahal ng nanay. So hindi dahil meron siyang kapalit na matatanggap, kundi tunay na unconditional love ang ibinibigay. Ako'y nanirahan ng napakatagal sa Europa kasama ang mga OFWs na karamihan mga nanay. Kung nalalaman lamang minsan ng mga kapatid natin dito sa Pilipinas ang hirap na mga OFWs na nanay na pinipilit minsan ipadala ang kanilang sahod para magdiwang ang kanilang pamilya dito sa Pilipinas. Papadala ko na lang ito para meron silang pang Jollibee. Samantalang kung nakikita po natin sila habang nasa tram patungo sa kanilang trabaho, anong kinakain sa tanghalian? Minsan Sky Flakes. Bakit? Para may mapadala sa Pilipinas. Unconditional love. Kaya sa araw na ito, habang ginagalang natin ang ating mga nanay, magpasalamat tayo sa Diyos na nagpapakita ng tunay nating pinanggalingan ay ang langit. Amen.